Okay, good morning. Ay sa ngayon po ay umuulan. Kagabi pa po umuulan, bakit pong itong mga kabataan na ito nandito? So nadatnan ko sila dito. Nagki-clean up drive po sila ngayon. Ayan po, ulang-ulan po, baka sabihin nyo fake. Nagulat nga ako kung bakit meron silang dito. Itong mga to hindi po mga taga dito. Ito po yung mga taga St. John at member po ng isang grupo ng fraternity dito sa may Biga. So ngayon po, andito po si Vice ngayon, nagsusupervise. At hindi ko lang po alam kung ano naging arrangement nilang dalawa. So ngayon po, ito po ang area na kanilang lilinisin. At bagamat po ay naulan, ipatuloy pa rin po silang naglilinis. So pwede po naman itong ibayad, pero sa kanila po ay ito po ay libre. So kakausapin po natin ito si Vice at saka si founder ng... Nakita ko namin kasi ito nung nakaraan. Oo. Ang ganda ng halaman bago namin ano. Vice, good morning! So, anong meron dito? Ay, ito po dumating po ang mga kaibigan natin na nag-community service para malinis po itong ating harapan. Mga taga Montero po sila? Hindi po, taga St. John po lahat yan. At taga St. John. So, bakit naman sila naglilinis dito sa subdivision nyo? Meron naman taga dito. Sila po nagbigay sa atin ng kutusiya para sa ating kooperatiba. Ah, okay, okay. At ngayon, nagtutulong-tulong kami rito para malinis itong kapiligiran dito. Ah, okay. So, bali ilan po sila ngayon? Bali, lima po silang dumating. Ah, lima. At hanap po yat yung iba. Kagabi. Meron may darating pa. Ah, okay. Maaari po ba nating makausap kung sinong sa inyong namumuno? Si Sir Jason po. Jason. Magandang umaga, Jason. Kanina pa kayo dito? Kanina pa po kami, sir. So ano naman tong grupo na kinabibilangan nyo at ano ang inyong adhikain? Ito pong grupo na kinabibilangan namin, ito po yung grupo ng Alpha Kappa Rho. Ngayon po, kami po yung handa tumulong sa mga community service kahit saan po dito sa ating barangay para po mapanatili po natin ang kalinisan ng ating barangay. Iwas dengue. Iwas dengue po. Ilan taong ka na? 29 po. Bali, sino ang pinaka-founder nito at kailan natatag? Bali, ako po yung pinaka-presidente po ng aming samahan. At ito po ay itinatag po namin last year po. Dito po sa barangay po ng Biga. So bukod po sa community service, ano pa ang inyong mga adhikain at misyon? Ang adhikain po namin ay tumulong sa mamamayan at tumutulong din po kami sa peace and order sa aming barangay. Okay. At saka kami po ay willing, handa po tumulong basta sa oras ng pangangailangan, sa mga kalamidad. Basta sa oras po ng pangangailangan, handa po kami. Ikaw yung driver ng ng ambulance? Apo. Sa Biga ba o Tansa? Sa munisipyo po. Ah, okay. Itong mga kasamahan mo, mga ilang taon na itong mga to? Mga kasing edad ko rin po yung iba dito, yung iba po medyo bata pa po sa akin. Ah. So ibig sabihin sa ganitong edad, imbis na mag-ML, imbis na magsugal, magbisyo. So ito po ang paglilingkod na ginagawa nyo ngayon. Apo, bali napakasarap po talaga maglingkod sa bayan. Dahil pasasalamat lang po, masaya na po kami. Hindi naman po kami humihingi na kapalit. Okay. Kami po ay tumutulong dahil po wala pong kapalit. Wala pong bayad to, no? Wala po. Ito po ay community service po namin. Okay. Talaga po ito ay ginagawa namin. So, hindi kayo attached sa any, halimbawa, barangay? Walang politiko na humahawak sa inyo? Wala po kaming kinabibilangang politiko. Ito po ay organisadong... Grupo? Grupo. Kami po ay talagang... independent po kami. Wala po kaming pinapaniga na kung politiko man po o kahit ano. Okay. Basta humihingi po sa amin ng tulong, handa po kami.
So ibig sabihin na kahit na imbis na yung oras mo ilaan mo sa pamilya mo, eh dito ka naglilingkod. Talagang napakasarap po kasi maglingkod sa sa baryo eh, nang wala po talagang kapalit. Ah, okay. At ilan taong ka na? 29 po, sir. So sa edad mong 29, eh napasunod mo tong mga kabataan na to. Apo. So nakakuha ka ng grupo at ayan o, tingnan nyo. Yung iba kasi eh sumusunod lang para may ano, may kapalit, merong sweldo, pero ito pong paglilingkod po na ito po ay libre. Ayan po. At saka ito po ay kahit po na ulan eh nag-aano po sila, nagtatrabaho. Ayan po. Alam niyo, nakikita ko na po itong mga grupo na to eh. Kaya lang eh hindi ko pinapansin. Pero nung nakita ko po sa last week lang sa barangay sila naglilinis, eh naisipan ko ngayong interviewin. So kinilala ko muna itong kanilang grupo. Eh totoo naman po talaga na naglilinis po sila. So sa iba pang mga grupo, eh ito po ang kanilang mga adhikain at sana po ay ating tularan. Eh doon po tayo sa maganda. Pwede naman tularan ng pangit eh, pero eh marami magagalit. So, Sir Jason, ano po ang inyong huling mensahe sa ating mga viewers? Magkaisa po tayo lahat upang mapanatili po ang kalinisan ng ating barangay. Maraming salamat po. Okay, at saka po doon sa mga nagbibisyo-bisyo, eh iwasan niyo na po yung bisyo, imbis na magbisyo po kayo. Tumulong na lang po kayo sa ating komunidad. Life is short. Makakatulong po tayo. Masarap po sa pakiramdam at tumulong sa ating barangay. Ayan po. So maraming salamat po. At sana po ay mag-multiply pa ang paglilinis, ang kabutihang loob, at tayo po ay giginhawa, at ang ating samahan po ay gagaling at uunlad. Maraming salamat po. Good morning, ma'am. Good morning. Ayan po ay pinagpaalam po. So sa totoo lang po ay kahit po na ulan eh naglinis pa rin po sila. Sir, good morning. Masama na. Ayan, oh, parang ano na to, community service na dadagdagan po. At yung tabi lang po naman ang malilinis dito. Ayan. Na sana po ay malinis to dahil ito po ay pinamamahayan ng mga kulisap at mga lamok. Ayan po. Ito lang po sana ay nataniman ng mga gulay. Eh, sa mahal po ng gulay ngayon, kahit ang iba po nga po, hindi na ako bumibili ng gulay. Kahit ako, hindi na ako bumibili ng kalabasa at ang pagkakamahal. So kahit pa healthy siya, hindi na ho talaga makabili kasi yung bibilhan mo, ayaw na rin bumili dahil mahal nga po. So at least po ay nakapaglinis po ngayon. Kanina pa sila nagsimula. Kahit po kokonting area, pero kapag po ito nakikita nyo po yan, ayan po ay improperly disposed ng mga face mask. Delikado po yan. Hindi po na ipaparating sa mga taong bayan ang proper na disposal ng face mask. Papaano po kung may mga virus po yung mga yan. So dapat po maiparating din po kung papaano i-dispose ng husay. Ay, well, good morning po, sir. O, ayan po. Dapat po ay talagang tayo po ay nasa sistema at saka nasa right information. Ah,
Ah, ito po ang ano, si Kaefred. Siya po ang may-ari niyan. Siya po talaga ang nagme-maintain niyan. Siya po ang nagdidilig, siya po ang naglilinis, nagtatanggal ng damo. Ayan po, tapat niya po 'yan. No, sa ngayon po, ayan po, oh, tingnan niyo oh, 'yan ang harapan niya. Siya po ay mahilig din po mag-garden. Eh sa ngayon po ay may sakit po. May sipon, kaya hindi. Maraming salamat sa araw-araw mong pag nakikita kita, hindi lang kita ma-tsempohang mabidyuhan. Wala mong problema. Okay, thank you ha. Sa oo. Sa karagdagan ng ating kalinisan dito, yan, maaasahan mo po yan. Okay. Sila, pass muna siya. Dahil pag tapos naman ng araw, sa ibang araw naman, siya naman. Okay. Okay, so tapos na po tayo dito sa area nito. Okay, dumito muna lang tayong tapos na po tayo dito sa area na to. So tingnan niyo naman po ang pagkakaiba, no, ng nalinis. Oh, ayan po. Ayan na po ang pagkakaiba. Tingnan niyo po 'yan, oh. Ngayon po ang iupaka naman nila ngayon ay yung dito sa kabila. Ano pong masasabi ninyo? Oh. Diba, napakaganda pong tignan. Oh. Ayan po ay eh, kahit po ayan po ay halaman, nakakaalis po 'yan ng stress. Hindi lang po 'yan porque naghalaman ka. Yung iba negosyo, nagne-negosyo, hindi po naghahalaman dahil ayan po ay para mag-provide ng oxygen sa ating kapaligiran. Ayan po, paghahalaman ay nakakapaglibang. Malilibang po tayo at kung meron po man tayong nararamdaman na anxiety, nararamdaman na pagkalungkot, mayroon tayong nararamdaman na pagkaulila, na iniisip po natin iwala na po tayong kakampi, kahit po napakarami nating pera, hindi po yan makakapagpaligaya at makakapagpasaya at magiging kontento tayo sa ating pamumuhay. So ayan po, ang paghahalaman po, pwede pong magkaroon tayo ng mga kaibigan, pwede po tayong malibang, pwede po tayong makatulong sa ating kapaligiran na mabawasan po ang pollution. Ayan pong halaman po na iyan. Ayan po naman ay libre. Ayan po ay nabubuhay ng kusa. Ay didiligan nyo lang naman po yan eh. Oh. Oh, tingnan nyo po yan oh. So tatanggalin po muna natin yung mga damo-damo. At yan po kasi kung ano-ano po mga pinamamahayan na yan. At ito po ay talagang effort po ng Acro Alpaca Paro Fraternity at sa pamumuno ni Jason Garcia. Ayan. At hindi pa man natatapos, mga kasama, ay kami po may bahay dito po sa Montera ay lubos na nagpapasalamat sa effort na ginawa ninyo. At sana ay lumago pa kayo, marami pa kayong maging miyembro, makatulong po kayo sa ating komunidad. At hindi katulad ng iba diyan na motor lang ay napakaingay. Nagpapalabas pa ng mga aso para tumaay sa mga kalsada. Yan po ang mga ginagawa ng mga walang pakialam na kapitbahay. Ayan po. So maraming salamat po sa inyo, Alpha Caparo, sa ating Vice Presidente ng Subdivision ng Montera. Ano po masasabi niyo, Vice? Ay, ako'y nagpapasalamat gawa nga nang biglang dumating po sila Sir Jason ng mga taga St. John at kasama niya yung mga taga
kapwa niya membro na Alpha Kappa Rho. Okay. Maraming maraming salamat sa inyo. At natuloy po itong ating clean up na pag-usapan, na clean up drive. Mm. At sa pagdating ni Sir Sandy, nabigla rin na hindi alam na matutuloy itong clean up drive namin ngayon. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Okay, so maraming salamat, boys. At sa ngalan po ng samahan ng Biga Team, soon to be cooperative. So, ito po si Sandy Terania nag-uulat. At habang hindi po ako nag-uulat ng ating panahon, hindi po ako si Annie Baron. So, maraming salamat sa maulan nating umaga. Thank you. Okay, good morning po uli. So, nakita niyo naman po ang resulta ng ating mga tinanggal na damo. So, ayan po, nalinis na po. Ngayon, tingnan po natin kung saan dadalhin. Ito po kasi yung mga damo na yan. Ayan po. So, ilang sako po yan, ha? Yung puti na yan, ipa yan. So, dito po natin dadalhin yan. Ito po ay ating i-compost. Ayan. At tayo po ay magtatanim ng halaman. Hindi naman po porque tayo ay naglinis, siyempre, sa wala't sa wala po yan. Isusunugin. Hindi po ganon. Ayan po, ay gagawin po natin kapakipakinabang. At iyan po ay napakasustansya para sa halaman. Yan po ang nagiging pagkain pag na-decompose na po yan. O yan, o kaya po, tayo po ay nagpapasalamat dun po sa mga naglinis. Bukod po sa gumanda na, naging aliwalas, ay meron pa po tayong magiging fertilizer ng ating halaman. So, ayan po. So, two birds in one stone. At nalinis na, meron pa tayong fertilizer na natural. Ayan po. Ayan po mga bonsai ko. Kung sino pong gustong humingi, magsabi na lang po. Pero sa gabi po kayo magsasabi. Kasi po, pag naubos po to, alam niyo na, doon po tayo sa kapitbahay. Ayan po. Maraming tanim yung ating kapitbahay. Ayan naman po, ay mabait. Ano po, ay huwag ka lang papahuli. Papakita ko po sa inyong mga halaman. Ayan po, oh. Ayan, mabait po yung may-ari nito. At hindi po maiiniti ng ulo. Ayan, kita nyo na. Daming halaman, oh. So, mag-text lang po kayo. Magsabi lang po yung pangalan. At atin po kayong bibigyan ng premyo. Kaya lang, kayo po magtatanim.